Hello mga manay and welcome sa ating kusina. Ngayong araw ay bubusugin ko ang inyong mga mata sa ating bagong recipe, ang shrimp salvatore na version ni manay. Napakadali lang nito, napaka-creamy, napaka-cheesy at kita nyo naman, sarsa pa lang ulam na. Siguradong taob ang isang kalderong kanin ninyo kapag ito ang hinain sa inyong pamilya. Kaya tara na, atin ang umpisahan. So mag-start na kagad tayo, magpapainit tayo ng ating pan sa ating kalan. So, low to medium heat lamang dapat yung apoy natin para dito sa ating recipe. Ayan, so hinaan ko lang ng konti. Then, maglalagay tayo ng 2 tablespoon ng coconut oil. Pwede kayong gumamit ng kahit anong brand or oil na nais ninyo. Tapos dito, meron po akong minced garlic na 2 tablespoon. Mas maraming garlic, mas mabango, mas masarap. So, dito kung mapapansin ninyo, ginisa ko muna yung ating bawang sa coconut oil. Then, mamaya saka tayo maglalagay ng butter para po hindi masunog. Kung unahin kasi natin yung butter, may tendency na masunog at mag-brown kagad yung ating butter. Hindi po maganda sa ating lulutuin. So, dito po mag-a-add na tayo ng 2 tablespoon ng butter. Pwede kayong gumamit ng margarine. Then, lutuin po natin to kasama yung ating bawang hanggang sa matunaw ang ating butter. So, mas maraming bawang po, mas masarap para dito sa ating recipe. Then, haluin lamang po natin hanggang sa matunaw. At yung apoy po ng ating kalan ay medium heat lamang po para po may iwasan din na masunog yung ating bawang. Napakabango, grabe. Alam niyo po ba na ito ay isa sa special na recipe ko na pwede niyong pagkakitaan? Yes, dahil ito ay matitikman ninyo sa mga restaurant at kapag na-try niyo itong aking recipe, siguradong papaulit sa inyo ng inyong pamilya. So, once natunaw na yung ating butter, dito, maglalagay na po tayo ng lemon lime soda. Yes, ito yung magdadagdag ng tamis sa ating shrimp mamaya. So, yung 500 ml po, hindi natin yan ibubuhos lahat, no? So, 250 ml lang yung aking ilalagay. So, tinira ko po yung kalahati. Ayan. Then, maglalagay tayo ng pampalasa. Una, maglalagay ako ng paminta. So, sa paminta, nasa inyo na i-adjust nyo na lang kung gano'ng karami yung gusto niyo. So, mga 1 teaspoon yung ilalagay ko para dito sa ating recipe. Amin na amin ko, grabe. Yung bawang, napakabango. Then, maglalagay din tayo ng salt. So, Himalayan salt yung ating ilalagay. Pero, pwede kayong gumamit ng asin, ha? Kahit ordinary yung asin, pwede dito. So, maglalagay din ako ng salt. Mga 1 teaspoon lamang po para dito. So, ayan. Tapos na tayo maglagay ng pampalasa. Then, haluin lamang po natin ng bahagya. Then, dito po, hahayaan po natin to at least 5 minutes. Para ma-reduce lang po ng konti yung ating lemon lime soda na nilagay. Again, yung aking lemon lime soda nilalagay po ay Sprite. Baka naman. So, yan. Pagkalipas ng 5 minutes, pansinin nyo, nag-drain na po ng konti yung ating lemon lime soda. So, dito maglalagay na tayo ng ating mga pampa-creamy. Yes, ano ba to? So, dito po, maglalagay tayo ng una, yung ating 3/4 cup na yogurt. Ayan. Or pwede kayong gumamit, kung wala kayong yogurt, pwede kayong gumamit po ng 2 piraso ng Yakult. Ayan, Yakult baka naman. Pero any brand naman ng yogurt, pwede nyong gamitin. Tapos meron tayong 1/2 cup ng mayonnaise. Any brand din po ng mayo, pwede nyong itry para dito sa ating recipe. So nasa inyo na lang kung anong brand yung mga gusto nyong gamitin. Then mix lang natin. So normal lang po, mapansin nyo parang may nagbubuo-buo. So, haluin lamang po yan hanggang sa maging pantay yung kanilang kulay. Then, dito, mag-a-add din po ako ng yung ating sriracha. But, yun po ay optional. Pwede kayong maglagay ng chili flakes or chili sauce para po sa mga gustong may palo ng konting anghang. Masarap po kasi siya kapag may konting palo ng anghang. Mas nakakaganang kainin. At itong timpla nito is, ano po siya, pwede siyang pampapak kasi hindi siya maalat. Mild lang yung timpla niya. Napaka-creamy, napaka-cheesy. So, haluin lang natin ang ganyan. Grabe, ito po yung inaabangan kapag niluluto. Isang kilo, kukulangin sa mga anak ko. So, dito maglagay na po tayo ng sriracha. Mga 1/2 tablespoon yung aking inilagay. Then, mix lang natin. Or pwede kayong gumamit ng paprika. Sweet paprika, kung gusto nyo may konting kulay. O pwede rin po ang chili flakes. Chili sauce, chili powder, kayo na lang po yung mag-adjust, depende po sa dami ng gusto nyong ilagay. Then, mix lang natin. Tapos, kita ninyo, napakalapot na. Ayan.
Then yung mga nakikita nyong puti-puti, ayun po yung bawang natin. Dito ilalagay na po natin yung 3/4 kilo, ayan, ng shrimp. So ito po ay nalinisan ko na, tinanggal lang ko ng bigote at ng mga paa. Paa ba yan? O galamay, ayan. Para po matanggal yung kanyang lansa, then yung kanyang bituka sa bato. Ayan. Tapos haluin po natin dahan-dahan. Kita nyo yung sarsa niya, napakalapot. Pero hindi pa dyan natatapos. Yes, dahil maglalagay pa tayo ng another na magpapakreamy dito sa ating shrimp. So haluin muna natin. Then medium pa rin po yung init ng ating kalan para dito, ah. Grabe, nagugutom na ako. Yung amoy, nakakagutom po. So kunin na natin yung ating grated cheese. Bali sa sukat ng ating cheese po ay 3/4 cup. Ang gamit ko ay yung melt cheese para po mas mabilis matunaw at dagdag lapot dun sa kanyang pinakasarsa. So, kita nyo, napaka-creamy nung ating sarsa plus kapag nilagay pa tong ating grated cheese. Kaya pansin nyo, konti po yung aking nilagay na asin. 1 teaspoon lang. Kasi yung cheese po ay nagbibigay na rin yun ng alat plus creamy sa ating shrimp. Then ito po ang gagawin natin dito, palalakasan na natin yung ating apoy into high heat na. Tapos lulutuin po natin to ng 1 to 3 minutes lamang hanggang sa maluto na po ng bahagya yung ating shrimp. Kasi hilaw-hilaw pa, ayan, kita nyo. Then mag-a-add din po ako ng dried basil para dito sa ating recipe. So yan naman po ay optional. Mga 1/2 teaspoon lamang po ng basil. Pwede rin po yung fresh na basil yung inyong gamitin. Then mix lang natin. Tapos, once na mix na po natin, hayaan na po natin to at least 3 minutes. Then, pwede na po natin tong iserve sa ating pamilya. Ang masarap na napaka-creamy, napaka-cheesy na shrimp Salvatore. So, eto na po. Pagkalipas ng 3 minutes, haluin lang po natin at pwede na natin patayin yung apoy ng ating kalan dahil luto na po ang ating shrimp Salvatore at pwede na tong iserve sa ating pamilya. Yung sarsa po niya napakasarap dahil yung sarsa pa lang tataob na po to ng ilang cups ng kanin. So yan, iserve na natin sa ating pamilya ang masarap na shrimp Salvatore. Para minsan maiba naman, hindi lang buttered garlic yung ating ihahain sa ating pamilya. Na po yung presentation ng ating shrimp Salvatore. Maglalagay lang ako ng roasted garlic sa ibabaw para dagdag aroma po kapag sinerve ninyo, naamoy yung bango ng bawang. So muli, ako po ang inyong madiskarteng nanay at kung ikaw ay bago lang sa aking channel, please don't forget to subscribe at i-hit mo ng notification bell para updated ka sa mga recipe na kaabang-abang dito sa ating kusina. Magkita-kita po tayo sa susunod. Paalam!